Hello po. Isang mapagpalang araw po ulit para sa ating lahat. Isang mapayapang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Naway ligtas at marusog pa rin po ang bawat isa sa atin. Sa lahat po ng makakapagtapos ulit ng bago kong season na to, bagong book. Bali, WWTH po, What is Written Truly Happen, bali, Season 27, Book 9. Katatapos lang po nung Book 8. Kung sino man po sa inyo ang madadaanan ng content ko na to, hari nawa po eh, makapagtiyaga po ulit kayong magtapos ng bawat part ng magiging part ng Book 9 ko na to. Book 9 na po to, guys. Tapos na po yung 1 to 8. Halo-halo po yung ginawa ko na yun na duktong-duktong. Halo-halo po, POV, life lesson, motivation, booster sa mga motivation na galing po talaga sa banal na love letter ng ating Creator. Amen. To God be the glory po talaga, guys. And blessing to us all. Blessing of peace of mind. Blessing of good health. Blessing of happiness. Blessing of contentment para po sa ating lahat. Amen. Lagi ko pong isinasamo sa tuwing ako'y makikipag-usap sa ating Creator na naway lahat ng nakakakita ng aking content patnubayan ng Panginoon sa pagsasaliksik ng motivation, ng trajectory papunta talaga sa ating Creator at sa kanyang dakilang anak. Na hindi na po magtatagal, guys, nobody can tell, nobody can predict, bigla na lang pong babalik ang ating Lord Jesus upang agawin, upang kuhanin ang kanyang mga chosen people. Hari nawa po eh, kasama po tayo dun, guys. Yan po ang ating asam-asamin. Yan po ang ating pangarapin ng mas mataas pa sa dilang mataas. Amen. Kasi mas maganda pong mapasama na talaga tayo dun. Kasi nasabi ko na po sa ibang mga part ko, guys, na wala pong sign ang rapture, ang harpacho na gagawin ng ating Lord Jesus. Wala pong sign yan, bigla na lang po yan. Pero according po sa daloy ng mga sinasabi ng mga preacher na itong huling generation natin, lalo na po yung mga tapat sa pagtatawid ng salita ng ating Creator, malapit na po yan. Malapit na po yan kasi sa daloy po ng mga pangyayari, ng takbo ng mga pangyayari globally, hindi na po natin pwede tayong magpa-easy-easy, magpa-petex-petex na puro na lang material things ang pinapangarap ng buong humanity. Nilalahat ko na lang po, puro na lang pagpapalago, puro na lang paghahanda sa pagtanda, puro na lang pagpapayaman, mga strategic weapons para mas kumita pa yung inaalagaan mo, mga branches ng negosyo mo, mga affiliates ng negosyo mo. Kung tayo naman po talagang angat na sa buhay, kung tayo naman po talagang parang inaakala natin madami na tayong ipon, marami na tayong mga, kumbaga sa ano, nai-stack na talagang masasabi nating investment for a lifetime, paano mo ba masasabing lahat yan, mapapakinabangan mo? Not unless na lang talagang ipamimigay mo yan sa mga kamag-anakan mo, papamanan mo sa mga anak-anak mo. Eh, minsan nga po, sariling anak mo, may sarili na rin negosyo, may sarili na rin pag-aari. Katas-taas ang magmamana niyan, mga charity na lang na ilalagay mo sa last will testament mo. Kasi nga po, ang tao po kasi walang kakontentuhan. Halimbawa, kumita na sa 10 branches niya ng isang sikat na fast food, kumita na sa ng halos 50 million, kumita na siya ng halos 75 million, malapit na sa 800 million, hindi pa rin po nakukontento. Nako po eh, puro material things ang pinapangarap ng mga tao ngayon, guys. Ako, ayoko pong magpaka-plastic, ayoko pong magpaka-ipokrita na talagang di natin kailangan ng material things, di natin kailangan ng pera. Pero kapag ka po tayo, kumbaga saan, ang dami na nating naipon, na na-secure na natin yung studies, yung mga nabila na natin ng bahay ang mga anak natin, may mga naitago na tayong mapagsisimula nila, dapat po nakukontento na tayo, guys. Huwag po nating ipakita sa Panginoon na lagi na lang tayong after ng after sa mga material things,
na lagi nating iniisip na akin to, pinagpagudang ko to, pinaghirapan ko to, kailangan bago ko bigyan tong specific na taong to papatikimin ko din siya na mahihirapan siya, hindi basta tatanggapin na lang niya. Pangit po yun, guys. Paano kung halimbawa kasasalita mo niyan meron ka palang gustong tulungan inong gabing yun, kinabukasan mo pa gustong tulungan yung kapatid mong yun, o kaya pinsan mo, o kaya specific na kaibigan mo na halos tatlong taon nang humihingi ng tulong sa'yo, pinag-intay mo ng pinag-intay, tapos sabi mo sa sarili mo, yan mo, ngayon Lunes, sa Merkulis, tutulungan ko na yung taong yun, bibigyan ko na siya ng 50,000, okay, bibilang ko na siya ng maliit na bisikleta, okay, bibilang ko na siya ng pangsari-sari store niya. Dami mong pangako, sabi mo, bibigyan mo sa Makalwa o sa Lunes o bukas, paano yung gabing yun, nung pagsasalita mo na yun, pagtulog mo, di ka na nagising. Hindi mo natulungan yung gusto mong tulungan. Yun po yung sinasabi nating predicament ng buhay mo. Na nakapangako ka pa, hindi mo agad ginawa. Kasi sabi nga po ng Panginoon, guys, kapag nasa kapangyarihan natin, nasa mga kamay natin, ang isang maganda, ang isang good deeds, ang isang kabutihan na gusto na natin gawin, gawin na po agad natin. Huwag na po tayo magdalawang isip. Lalo na isinisigaw ng perspective natin, isinisigaw ng spirit natin. Kasi kapag ka po kabutihan yung gusto mong gawin, talagang yan talagang natutuwa dyan ang Holy Spirit mo. Talagang dikta yan ang spirito ng mabuti. Dikta yan ang spirito ng Diyos. Hindi yan dikta ng masama. Kasi pagka maraming kondisyon, kapag marami kang iniisip na kung ano-ano pang pasubali, hindi po yan galing sa espiritu ng Diyos, galing po yan sa espiritu ni Satanas, galing po yan sa espiritu ng masama, kasi ang masama po ay laging may ina-after. Lagi siyang merong gusto niya, lagi may pakinabang siya, may balik sa kanya. Ang espiritu pong ibinubulong ng ating konsensya na galing talaga sa kabutihan ng Diyos, walang hinihinging kapalit, walang mga pasubali, on the spot gagawin mo talaga. Kasi sabi nga po, kapag binawi na ang buhay mo, walang tuwa, walang kain, walang gutom, walang uhaw, walang saya, walang sayaw, walang iyak, walang luha, walang tawa sa libingang iyong pinaparoonan. Yan po'y nasa Ecclesiastes. Nailagay ko na rin po yan sa mga ibang content ko na mga previous kong content. Way back pa. 2 years ago pa po. Halo-halo po nilalagay ko dyang content. Yung iba po, bago ko lang nabasa. Yung iba po, matagal na. Tanda ako na yung mga verses. Kailangan po talaga samantalahin natin. Ako hindi po sa pagano. Ako gustong-gusto ko po talagang nataya nga po ako minsan ng loto, gustong-gusto ko pong maka-jackpot ako kasi ang dami ko rin pong gustong gawin, ang dami ko rin pong gustong ibigay sa gusto kong pagbigyang tao o kamag-anak. Kaso hindi pa po dumadating yung breakthrough yun talaga sa buhay ko. Kaya ito pong paggawa ko ng ganito, ito po yung pinaka talagang ginugol ko na kahit sa kada dakdak ko dito sa content ko na to, meron man lang akong matawirang isang tao na halimbawa may problema yung taong yun, may narinig na isang verses na nailagay kong life quote dyan sa isang content ko, biglasang natauhan, biglasang nauntog kasi naisip niya, ay tama tong nakasulat na to. Ganpa, gustong-gusto ko po yan, guys, na kahit isa o 10 tao o 5 tao may makakita ng content ko, may matawiran ako ng motivation na galing talaga sa salita ng ating Panginoon na magpapabus po sa pananampalataya ng taong yun. Kaya talaga, ito po talaga yung pinaka na itutulong ko lang, guys, kaya patawarin niyo po ako kung ito lang yung nakakayanan ko. Pero sa abot po ng lakas ko, ng katiting kong motivation na naintindihan ko, tinatawid ko po hanggat may time ako, gumagawa din po ako halos araw-araw, halos iniipon ko lang po muna yan. Kasi pag in-upload ko po, pinagsusunod-sunod ko. Kasi yun po yung naisip kong talagang kabutihan, kayang-kaya kong ibigay na kaya ng effort ko, kaya ng lakas ko, kaya pa nung pagkakataon ng buhay ko. Dapat po yan ang maging motivation natin. Shout out po dyan sa marami pang means. May pera ka, may sasakyan ka, mayroon kang factory ng bigas, may factory ka ng grocery, may pera ka pang maraming tago-tago,
meron ka pang kaya mo pang maglakbay sa iba-ibang lugar, bigyan po natin yung mga deserving na tao o kahit hindi deserving na tao, basta minaapuhap tayo, minakasalubong tayong inaakala nating isinisigaw na ating kalooban na tulungan mo tong taong to. Huwag na po tayong magsayang ng kahit isang segundo. Gawin na po agad natin bago po bawiin ang buhay na hinahawakan pa ng bawat isa sa atin. To God be the glory po. Sundan nyo pa po yung mga part. Thank you po for watching and blessing to us all.